Sister Gilmaria, welcome or welcome back again to my YouTube channel! And for today's vlog, medyo matagal na sundan bago ulit na pag-vlog, but I'm finally back and another sit-down videos and informations para sa inyo na online seller. Sobrang dami nagre-request ng video na to. That's why kaka-uwi ko lang from my bodega or from my UK Bills bodega. So, I decided na i-film na to since medyo may ayos pa naman tayo. So, yun, bago ko magtanggal or mag-skincare. Ano? So, yun. So, for today's vlog, as you can see on the title, i-share ko sa inyo kung paano mag-live sa Shopee. Napakadami nagtatanong sa inyo, lalo na ngayon na pandemic, sobrang nauso ang pag-online selling ng mga UK clothes or mga damit. And mga pre-loved clothes or yun nga, yung mga ukay-ukay bills. So, yun. Bago ako mag-start, no? Para sa mga bago pa lang sa channel ko, hi! And mag-subscribe ko na sa channel ko and hit the notification bell para updated ka every time na may bago akong mga videos and informations para updated at malaman mo yun. Okay? This one is helpful, yung video na to, para sa mga nag-i-start na mag-business sa mundo ng Shopee. And alam mo naman, madali naman talagang mag-live sa Facebook lang. Sa Facebook kasi, talagang automatic. Meron ka kaagad na live selling button once na gumawa ka ng Facebook account. But sa Shopee, mahirap malaman kung kailan ka magkakaroon ng live selling button sa Shopee. So ngayon, ituturo ko sa inyo yung mga informations na alam ko and legit na alam ko na galing mismo sa Shopee customer service and based sa mga research ko. Okay? So if you want to see what is in this video, just keep on watching! Okay guys, no? So, eto. Bago ka magkaroon ng Shopee, kailangan mo munang gumawa ng account. Okay, so this one, reset natin. Kunyari, newbie ka sa Shopee, no? So, bago yung account mo, bagong gawa lang, kailangan muna, bago ka magkaroon ng account sa Shopee, or bago ma-approve ni Shopee na ikaw ay isang seller talaga, kailangan mo munang kumpletuhin yung mga details na hinihingi or personal informations na magiging basihan ni Shopee na ikaw ay isang seller at hindi buyer, no? And yung unang step is kailangan tama yung mga information na ibibigay mo, which is yung seller name or yung pinaka-name mo talaga, and then whole name, full name. And then also, kailangan din doon yung middle initial mo, no? And then kailangan din doon yung complete and exact address na pagpipick upan ni rider once na meron kang ipapaship na items or merong bumili sa'yo ng paninda mo, kailangan correct yung address na ilalagay mo doon para hindi maligaw si rider or yung courier mo na ibibigay sa'yo ni Shopee once na magkaroon ka. And then, the third is kailangan mo din ng bank account. Ayan, kailangan mo ng bank account. Bakit? Kasi dun ipinapasok ni Shopee yung iyong mga funds or income or kinita mo sa iyong pagbebenta ng items sa Shopee. No? Nasabi ko naman yan sa past video ko na kung paano kumuha ng kinita sa Shopee. Makikita nyo yon or ililink ko lang din sa description box. Pero nakalagay yon sa previous ko din naman yun na video uploads. No? So yun, kailangan mo ng bank account. BDO, BPI, Metro Bank, whatever, Land Bank, China Bank, kung ano man yung meron ka, just acceptable yon. So, ililink mo lang naman doon yung account number mo and kailangan mong gumawa ng PIN number na ikaw lang yung nakakaalam, no? And then fourth, kailangan mo din ng mga valid IDs. Valid IDs na nagpapatunay na tama yung personal information na binigay mo, which is yung full name mo and address mo, dapat exact and combined na parehas sila. Kung ano yung address mo sa ID mo, address na nilagay mo sa pickup, yun sila. And yung full name mo. Kasi may chance na ma-disapprove ni Shopee, napakahigpit ni Shopee sa mga ganyan. Dinidisapprove niya kapag feeling niya may kamukha ka na ganito, baka scammer ka lang, ganyan. And whatsoever, yung mga tendency na ano lang, yung mga usual. Kaya kailangan mo ng mga valid IDs, government IDs, postal IDs, driver's license, passport, whatsoever. Pwede yan. Student, pwede din, if I'm not mistaken. Pero hindi ko alam ngayon kung nag-update na si Shopee. Kasi marami ng bagong update ngayon sa Shopee, you know? So, next time na lang yan, ha? And then,
Next na importante na malaman nyo is eto na. So, kapag ka new seller ka lang, wala kang masyadong mga buttons dyan sa yung Shopee home account, no? So, ako kasi, 2019 pa lang, seller na ako sa Shopee, kaya hindi ako nahirapan na magkaroon ng live selling button. Once na, nung gumawa kasi ako ng account ko, meron na agad akong live selling button kasi hindi pa mahigpit noon sa Shopee. Eh ngayon, di ba, nag-pandemic na, tapos dumadami yung gumagawa ng account as a seller sa Shopee dahil in demand. So, ayun, medyo naghigpit sa Shopee. Saka marami daw silang natatanggap ng mga report na nai-scam or nare-return ng items, ganyan, kasi fake pala yung mga informations na nilalagay doon ng mga buyer mo, ng miners mo. So, yun yung mahirap doon. Kaya naghigpit din sila, which is okay din para nasasala nilang mabuti yung buyer and then yung transaction sa seller, no? And then, yun nga. So, kailangan mo din ng mga ganung buttons, no? Ako kasi, ito yung akin, yung marketing center ko. Ako, dati wala yan, may marketing center ako, may live selling button, ayan na yun sa baba, account health, etc. Complete yung details ko. So, kada nag-update si Shopee, halimbawa nag-update siya, magkakaroon na rin ako ng automatic kasi matagal din akong seller. But then again, ayun nga, since nag-update nga si Shopee, so ito yung mga bagong mga kailangan gawin para magka-live selling button tayo kay Shopee, no? So, unang-una, kinonta ko din syempre yung customer service nila. And, if hindi ko pa nabubara yung screenshot ng convo namin, ilalagay ko dyan sa description box. Pero kapag nabura na, ay ilalagay ko dyan sa screen. Pero pag nabura na, ayun, sorry. Ayun, but and then again, this is true. So, tinanong ko sila kung paano na nga ba ngayon yung transaction or kung paano na nga ba nagkakaroon ng live selling button para sa mga bagong gawang account ni Shopee. So, ang kailangan mo pala is, yun nga, syempre yung una kong mga sinabi, may mga tamang informations ka, ganyan-ganyan, bank accounts na kompleto. And then yun. And then ito, yung pinaka-main objective na kailangan para magka-live selling button ka is, meron kang successfully listed product sa iyong shop. Okay, since bago ka pa lang, halimbawa, at meron kang paninda, halimbawa ako, magpabago pa lang ako, ayan, nakumpleto ko na lahat ng details na hinihingi, so magpo-post na ako ng paninda ko. Halimbawa, may paninda ako na, ganito, scrunchies yata yung tawag dito, and then, kailangan picturean ko siya, meron din naman ako nilagay dyan kung paano mag-upload ng product sa Shopee, so pipicturean mo siya, and then ilalagay mo yung pinaka-items, product name, product description, and then product brand, ganyan, and then shipping fee, pre-order, conditions, ganyan, and that so and so on, no? So, yun, kapag kunyari na-upload mo na siya, i-upload mo lang siya. Eto guys ha, once na na-listed successfully na ni Shopee, ibig sabihin wala kang nilabag na rules ni Shopee doon. So, yun, meron ka na unang kailangan para makapasok ka or mabigyan ka mabigyan ka ni Shopee ng isang patunay na maayos kang seller, no? Kasi meron silang standard na sinusunod, no? Meron silang rules na sinusunod para mabigyan ka na nila ng live selling button. Hindi mo naman kailangan ng maraming followers para bigyan ka nila ng live selling button, okay? So, yun. Minsan naman, pagka meron kang mga foul words na nilagay sa product description mo or hindi angkop na product description dun sa item na tinitinda mo, so hindi siya malilisted successfully, makikita nyo siya na ganito, product is under review. Ibig sabihin, meron silang nasalan ng mga word na bawal sa Shopee or hindi angkop para dun sa tinitinda mo. Kasi si Shopee, chinecheck yan. Halimbawa, nilagay mo live selling from FB. Automatic yan, ibaban ni Shopee yan, i-under review niya yan. Kasi ayaw ni Shopee nang may ma-trace na Facebook. Ganyan. Kasi other sites na yon, no? So, parang hindi na angkop if sa Shopee siya, diba? Parang outside transaction na yun. Kung meron nakalagay live selling on FB checkout, diba? Pangit yun. So, i-under ganun nila yun. Ipa-product review nila yun. Pero kapag listed successfully, reflected agad sa account mo yun na meron ka nang na-post, no? So, yun yung una. And then, the second one
is kailangan meron ka kahit papaano na successfully transaction kahit papaano, no? Hindi naman kailangan na sobrang dami raw. Sabi ng customer service, kailangan mo muna kahit papaano makabenta ng kahit isang checkout, meron kang mapadeliver. Kunyari, ako, scrunchies, may more design, tatlo, napadala mo, naging successful, pasok pa na ulit sa isang requirements para mabigyan ka na lang ng live selling button. Ang purpose kasi niyan is, tinetest ni Shopee kung gaano ka ka-reliable na seller. Tinetest din nila kung gaano ka ka-functional and kabilis mag react dun sa paggamit mo ng Shopee dahil nga bago ka. So, ganun lang siya, guys. Kailangan mong sumunod sa mga, sa mga guidelines sila para magkaroon ka ng live selling button. Hindi daw kailangan ng maraming followers. Tandaan nyo yan. Kailangan muna, meron kang posted items and hindi pala siya, guys, yung parang may fill upan ka pa, magno-notice sa'yo na pwede ka nang mag-live selling. Hindi siya ganun. Automatic siya. Wala ka nang fill upan, magkakaroon ka ng live selling button, magugulat ka na lang. Pero magno-notice sa'yo na you can now try the basic live selling sa Shopee, ganun. Pero hindi yung kailangan mo pang ma-fill up dahil congratulations na natanggap ka na pwede ka na mag-live selling. Fill up mo to, hindi ganun. Magno-notice lang siya na meron ka na. Wala ka nang kailangan na i-fill up. Madali lang naman mag-live selling sa Shopee, no? So, tuturo ko sa inyo kung paano mag-live selling button. Ganito yung itsura ng live selling button. Nandito siya sa home ko. Sa live selling button, nandito siya. And then, pag pinindot mo yung create stream, pwede kang maglagay. Ako, personally, wala akong app na phone. Pero, kabisado ko naman siya, no? So, ganyan siya. Meron kang ilalagay dito na pictures. Parang teaser mo kung ano yung tinda mo. Halimbawa, may pang teaser ka. Kunyari ako, pure whiteies yung i-retail ko pa isa-isa. Kasi guys ha, supplier ako ng ukay-ukay bills. Pero, nagre-retail pa rin ako. Ganun ako ka business-minded. Supplier na retailer pa. Minsan kasi, pagka may time ako, yung nilalive open ko na bill, pag nagustuhan ko yung laman, ako na lang yung nagtitingi. Mas malaki kasi yung kita pagtingi. No, yun. Anyway, next time na lang chichikahan ko kayo dun. So, yun. Ilalagay ko yan. Halimbawa yan, pure white teas, ilalagay ko. Then, after nyan, yun yung teaser ko pang akin din sa mga views. Yun yung makikita nila. And then, kailangan ng product description and product name. Or yung description mo and then yung title, I mean. So, yung title ko, kunyari ilalagay ko, 50 to 120 pure white teas. Yan lang. Tapos sa description, optional lang. Ako, hindi ko na minsan ilalagyan. Minsan naman ilalagyan ko, after live checkout agad. Ayan, nilagay natin yan. So, after live checkout agad. And then, dito sa product, no product nakalagay dyan. Ipa-product show mo siya. So, dito mo ilalagay yung mga items na chine-checkoutan nila. So, ako, ilalagay ko tong checkoutan. Ito kasing checkoutan, yung checkoutan nung product na ilalive mo. Since itong pure white is 50 to 120 siya, meron akong isang post na to na may variations na 50 to 120. So, kung ano man halimbawa yung mamain ng mga customer ko, kanya tigsi 60 or tigsi 80, pipili lang sila nung kanina may nila 80. So, add cart na nila. Ganun siya. So, yan, nalagay ko siya. Tapos, i-display ko siya mamaya pag nag-start akong mag-live. So, ayan, kapag tapos na, okay na yan, start mo na. And then, pag na-start mo na siya, ganyan siya. So, yung plus button dyan, yung plus button na icon, yun ang kailangan mong lagyan nung product na kaninang nilagay mo, no, bago ka mag-start. So, ipapakita mo sila. So, yan yung magiging, ito yung kabuuan na makikita ng mga nanonood sa'yo kasama yung production. And pag kasi tinap nila yan, pwede nilang i-add to cart yan. So, automatic yan, kapag may nag-mind sa'yo, pwede nilang i-add to cart yan na ito yung binili ko. Ganun, ito yung binili ko, nakamind ako sa'yo. So, i-add to cart ko to. Tapos mamaya ako na na-check out. Pagkatapos kung manood ng live mo, pag tapos na akong mamili, pag tapos na akong bumili, pag kumpleto na, satisfied na ako sa mga na-mind ko. Yun. No, so yan, create stream lang. Intayin mo lang manood yung mga viewers mo, ganyan. So, ganun lang siya kada live. After mo, pagtas mo, i-end live mo na. So, yun siya. Maganda mag-live sa Shopee, guys. Kasi bukod sa maraming
kang makakatagpo ng mga bagong tao kasi pag sa FB kasi makakilala mo yung iba dun eh, 'di ba? Medyo nahihiya pa ako pag sa FB dati. Kaya kaya talagang pinag-aralan ko sa Shopee. And then ngayon nga ngayon, etong sa Shopee na ako, wala namang nakilala sa akin minsan ganyan. So, diyan ako nagla-live, mas kapanti ako. So, 'yon. So, ganyan lang kadali, guys. Oh, by the way, guys, no. Wait lang. Itutour ko lang kayo sa aking mini-mini table. Guys, nandito ako sa table ko. Ito yung table na to, maliit lang. For my retail to, no? Kasi yung table ko na para sa mga ukay-ukay, nandun sa bodega ko. Kasi taga Bustos, Bulacan ako. So, nandito siya sa kwarto. Yung bodega ko, nasa Baliwag, Bulacan. So, mas malaki yung table ko dun kasi nandun lahat yung mga pang-resibo ko, pang-tatak, mga invoice-invoice ng mga ukay-ukay bills. So, ako, sa mga nagtatanong, yung mga nire-retail ko po is galing po sa ukay na tinda ko na bulto, no? Supplier po ako. Minsan lang, pag sinisipag ako, may time ako, nagre-retail ako. So, ayan, may mga notebook ako dyan. Ito yung mga tips pang live to. Lahat ng nandito, essential sa live. May calcue ako. May calcue din ako dun sa bodega ko. Soon, itutour ko kayo sa bodega ko. Comment down below kung gusto nyo. Ayan, gunting, ball pen, marker. Tapos, ayan. Ito yung mga sticker na ginagamit ko kapag nagpapaka ko ng orders. Thank you card, personal card, at thank you card. Ito yung personal card. At napapansin nyo, Maria Clothing Shop yung pangalan niya kasi ito yung name ng business page ko na pang retail. Tapos yung pang ano ko, pang ukay bales ko, yung bultuhan, Maria Clothing Boutique yung pangalan. Magkaiba yung transaction. Ito yung mga pouch ko, medyo madami-dami pa siya. Tapos, ayan. Ito yung aking, ayan. Guys, minsan kasi, naubusan ako ng ganito plastic, yung resealable ba yun, yung nadidikit. So, meron akong, ayan, meron akong ganito. Meron ako alternative pag nauubos kasi medyo matagal dumadating pag sa Shopee. So, meron ako neto. Tapos, ito yung purpose ng sticker. Ayan, lalagay mo yung pangalan ng bumili dyan sa buhet. Tapos, guys, sa kwarto lang ako nagla-live pagka may inuwi akong ukay bills. Ayan, ngayon, damit namin yung nakalagay dyan. Ito, dito ako nagla-live. Andito yung mga ilalive ko, nirarock ko dyan. Tapos, dito naka-set up, sa gitna yung, dito ako sa gitna, tapos nandito yung tripod, nandito sa akin. Tapos, ayun yung table, maliit lang. So, umuupo ako dyan. Ito yung ginagamit kong upuan kapag tas ko mag-live. Kasi, i-invoice ko yung mga, tinototal ko yung, kunyari, isang tao, yung mga namay niya, sasend niya sa akin, tapos tutuusin ko. Tapos, ayun, ililista ko para alam ko. Mas maganda yung ganun, may listahan kayo. So, yun. So, kung mga sa mga nagtatanong, guys, yung mga nila-live ko po or nire-retail ko, galing po yun sa tinda kong mga ukay-ukay na punto. Yun lang! Okay, guys, no? So, yun lang. Tinur ko lang kayo. Kasi maraming makulit minsan. May mga nagtatanong sa Shopee, saan daw nabili yung bulto? Eh, lagi ko naman sinasabi, sa akin po, sa bodega ko. Sige, kung gusto niyo ng bodega tour, bodega ko sa Baliwag, Bulacan. Sige, itutour ko kayo dun minsan, ha? Basta magka-time lang ako, no? And walang ganong pick-up orders or mga delivery orders. Sige, itutour ko kayo dun. Yun lang, guys. And wala lang. Gusto ko lang talagang i-share yung nalaman ko. Wait lang. Palit. Ayan. Dito lang ako sa kwarto. Kaka-uwi ko lang from bodega. Nagpa-disinfect ako kasi naubos na yung stock. And ito yung bodega ko. Ayan, pinost ko siya. Walang stock talaga. Mahirap na Chinese New Year kasi nung February. So, March siya, naipon yung mga pa-orders ng mga naming supplier dun sa importer. So, medyo sea cargo kasi siya. Kaya matagal siyang dumating sa warehouse sa Manila para mapapick up mo siya sa kani-kanilang bodega, no? So, yun. Kaya nag-open ako ng lineup. Kaya kanina naglinis lang kami and nag-disinfect ng mga kasama ko sa bodega. Yun lang. And that is all for today's vlog. Thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe. And always be kind. Bye-bye!